Hello, hello, hello mga kasani, kanegosyo, kasuper. Kumusta kayo? Magandang araw, magandang buhay sa inyong lahat. For today's video mga kasari, ito na yung inaantay natin, no? Inaantay nyo, no? Kasi matagal na ito, dapat noong January pa, pero nagkaroon ng extension, naging March, hanggang March 31 yung extension ng ating pag-renew ng business permit, kaya syempre sa busy natin, no? Di ngayong March na tayo nag-renew. Okay, so nandito sa loob ng envelope na ito ang ating mga papers, no? Mga papeles. Andito yung ating kumagkano. Siyempre, mamaya sasabihin ni Indoy sa inyo yan. Okay? So, ngayon muna, ito si Indoy. Buksan natin ito. Ipakita natin, no? So, andito, ang laman ng envelope ay meron tayo ditong plate. Business permit plate. So, ibig sabihin, ang ating tindahan ay mayroon ng permit. Nakapag-renew na. Year 2022. Okay? Tapos, meron tayo ditong mga papers. Ito. Oh, di ba? Dami mga resibo. May sedula. Official receipt. So ito yung pinaka ano na nila ngayon, paper. Ganda, no? Tapos mayroon din barangay clearance for business. Kasi sa munisipyo namin, nandun na lahat. Doon ka nakukuha ng barangay clearance. So ito, bago ka naman makarating dito sa business permit na ito, syempre kailangan mayroon kang DTI. Mayroon kang ano pa ba yun? Barangay business permit nga nakasama. Yun lang naman, yun lang naman. Tapos syempre, mayroon kang pambayan. 30. So ito, no? Dami natin resibo. Si Indoy na magpapaliwanag nito, no? So dito muna, explain ko muna. Itong aming business permit and licensing office, mayor's permit and business license, kasama na dito ang sigarilyo. Ito, line of business. Business name mo na, Rose Jam Sari Sari Store. Taxpayer name, syempre pangalan ko. Kasi ako naman yung may-ari, no? 15 yan. Line of business, ano daw yung mga kasama dun sa mga may tax, di ba? May tabako, Sari Sari non-essential, retail cigarette, beer, liquor, sari-sari essential. O, ayan. Lahat na, di ba? So, nakikita nyo dito, lahat din nandito, no? Siyempre, yung address, tapos yung may seal, tapos perma ng ating mayor. Lani Mercado Revilla. Okay, tapos meron dito, ayan. Okay, valid until December 31, 2022. Tapos ito, barangay clearance. Ito yung pinilapan ni Indoy. Ito yung breakdown. Yan. Ito ang breakdown lahat dito. O, syempre, tatanungin nyo kung ano yung mga kasama. Ayan na nga. Yung mga tabako, sari-sari essential, retail cigarette, beer liquor, mayor's permit fee, environmental fee, business plate fee, medical fee, processing fee, security seal fee, sanitary fee, zoning fee, building permit fee, electrical fee, daming fee, plumbing permit fee, signboard fee, barangay clearance for business, fire safety inspection fee. Diba? Total! Si Indoy magsasabi niyan. Okay? Para ma-exposure si Indoy. Na walang malay. Kaso busy siya. May nabili. Kaya wait lang kayo dyan, no? So, sa mga nagtatanong, no? Nag-start ako kumuha ng business permit dito sa munisipyo ay year 2017. Pero nag-start ako 2014 ng tindahan. Ang una ko lang in-apply is barangay business permit. Mura pa yun noon eh, 500, tapos naging 1,000, tapos ngayon, doon na talaga sa munisipyo lahat kukunin. Kasi dito sa amin, nandun na sa munisipyo lahat. Opo. Sa mga nag-umpisa pa lang naman, halimbawa maliit pa lang yung tindahan nyo, pwede mo na kayo sa barangay business permit. Tapos pag kinailangan na, lumalaki na yung tindahan, pwede nyo nang i-apply ng business permit, mayor's permit. Kasi para talagang safe na safe yung store mo, no? Pag nag-check, okay. Ito na si Indoy! Andito na si Indoy! Si Indoy na walang malay. Ay, nabili. Dito na si Indoy. Si Indoy na walang. Good morning, time check. 10 to 10. Shout out sa mga tao diyan sa may business permit section ng Molino Bacoor Municipal. Hindi yun Molino, Bacoor na. Bacoor, hindi pala Molino. Bacoor City Hall. So,
dumating ako doon time mga 10:30 ganyan. Nakaalis ako 11:30, so isang oras inabot yung renewal. Surprisingly, walang gaanong tao. Mabilis yung proseso, pero pagdating sa releasing doon medyo natagalan siguro. Less than an hour din ako nagantay. So, basically, straightforward lang naman, hihingi ka ng form o bibigyan ka nila ng form para fill upan yon. So, advisable na dala nyo yung lumang permit para kumopya na lang kayo ng input dun sa form na ilalagay sa form. So, after nung ma-fill upan na yung form, sa stage 2 yung assessment. So, sa assessment, may declaration ako ng daily income. Pero after the assessment ng assessor, medyo hindi po masa sa kanya yung input na nilagay ko o yung income. So, last year ba yon? Ang tax na binayaran namin is somewhere around 6,500. 6,700. Plus so, tax, plus anong pa, sedula nasa 7,000. So, nagkaroon siya ng comparison dun sa lumang ano namin, income tax return ba tawag doon? Payment. So, hindi umubra yung declaration na ginawa ko. So, nagkaroon siya ng assessment na supposedly ay dapat pala ang daily income is somewhere around this much, equivalent to 220K for the year. So, doon kami nagkaroon ng agreement na yun ang dapat na i-declare ko. So, fast forward, na-approve ako dun sa such amount na 220K. So, payment na ako, diretso sa stage 3 ng payment, which is, ang binayaran ko is 8,000 pesos, tapos may 123 for the sedula. So, totaling 8,123. So, after payment, ibabalik sa kanila yung papel para magawa na tayo ng plaka. Saan yung plaka? Sa ilalim. Okay, so lahat ng plaka, lahat ng DTI, mayor's permit, ito na siya, inintay ko siya ng less than an hour. So doon ako nagtagal, stage 4, releasing. So from 10:30 na pagdating ko, 11:30 na tapos ako. So smooth sailing, kaya kudos sa mga tao dyan sa Bacoor Municipal Center o Municipal Hall. So yun, yun lang. So gusto kong i-recommend na sa mga taong nanonood ngayon na kung wala pa kayong business permit, ayusin nyo na kasi siguro hanggang March 31 na lang. March 31 at this stage na level 1, walang ganun tao. Hindi na nga niya nagamit yung kanyang priority. Oh, hindi ko na kailangan yung priority. Nag-regular lang siya, ganun kabilis din. So after no, kain ako doon sa guild, mahal ng pagkain doon. 110 na nga, last kumita ng mga kanting. So ibig niya sabihin no pala, every year nagtataas yung binabayaran natin sa business permit. Talagang 1,000, halos 1,000, 1,000 plus. 1,500, mga ganun. 1,500 talaga. So expect na natin yan. Every year talaga nagtataas. Lahat naman nagtataas, no? Oo. Yung sweldo ko lang dito, wala akong sweldo. Ay, hindi nagtataas. Sweldo ka naman? Sikuhin kita dyan, yung maintenance mo. Baka gusto mo sabihin ko sa kanila. Okay, so ayun nga. Tapos, yung syempre yung i-declare niyo mga kasari no, yung syempre yung pinakamababang benta sa iyong tindahan. Syempre wag natin i-declare yung pinakamataas na benta, hindi naman ganoon araw-araw, 'di ba? So may mga matumal din talaga. So yung pinakababa lang talaga. Kaso last year ganoon din naman, same lang din naman, kaso every year talaga nagtataas, no? So ayun na nga yung binayaran namin total ay 8,000 plus 8,123 pesos. Ito yung breakdown lahat-lahat na. So lahat na yun ng fee ha, yung binanggit ko kanina nandun na po ha, baka may magtatanong, lahat na po ng fee, electrical, fire safety, mga ganyan-ganyan, okay? Tapos ito, syempre i-display natin ito. Maganda nga yung kanilang ano ngayon kasi nga pwede ito i-laminate, tapos i-ano. Syempre yung ating plaka. Picture na, 1, 2, 3. Diba? Sama si Inday. Okay? Nabilo. Ganda, ang ganda ng background. Okay, sige. Bye-bye. So, yun lang naman. Ano pa may gusto ko pang sabihin? Kung may gusto magpaayos dyan here sa Cavite, tawagan nyo lang ako. Ako mag-ayos para sa inyo. At a certain fee. Shoutout natin yung ating kumpare sa Saudi ba yun? Si Odi Musika. Paring Odi Gutisa. Shoutout sa iyo. Pari pag-uwi mo, alam mo na mga pasalubong. Dadali mo para sa size 10 lang daw.
Chocolate lang masaya na. Okay, so wala na ba tayo nakalimutan? Yun lang naman, no? Wala na. Oh, yun lang naman. So, thank you for watching. Muli to Super Tindera, siya si Indoy ng Bayan. Na nagsasabing love, 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 no hate. Bye-bye. Mabuhay. Peace. Bye-bye. Ano sa'yo? Oh, di ba? May waiting customer kami.